trials. Ito yung pinakatim na book of James. And particularly po dito po sa chapter 1. Okay? So may apat na verb na ating pong i-consider ngayon pong hapon. Dito lang po sa chapter 1. Okay? So ating titignan dito po. Okay? Beginning from verse 2 hanggang verse number 12. Okay? Verse number 12. Okay? The first verb na ating makita and itong tinatawag na count. Count. Sabi ni James, count. Okay? Ano ba itong count? Ito bang magbilang tayo? 1, 2, 3, 4? Okay? Ito ba yung sabi niya na count? Okay? The word count dito is translated into word consider. Consider. Okay? Consider it. Okay? Sabi ng verse 2, my brethren. So, address po ito sa mga Jewish people. Kita po natin sa verse 1. Okay? Diyan po ito sa 12 tribes of Israel. Okay? So, mga Hudyo po ito sinulat. Okay? Scattered abroad. Pero ang application, kasama tayo. At sabi dito, i-address sa mga believers, mga Christian. Okay? Every time makakita tayo ng word brethren, always nag-refer yan sa believer. Hindi sa believer. Never tinawag sa Bible na brethren ang mga unbeliever. Okay? So definitely, ito po ay address sa atin din ng mga Christian. Brethren, kasama tayo dito, kapatid. Amen? My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. So nakita natin dito yung word ni Apostle Paul na pag tayo po na ay naka-encounter or na mayroon tayong mga temptation, we need to count it. Anong ibig sabihin yan? Count. This should be every time mayroon tayo tinatawag na trials o testing sa ating life, ano dapat ang ating attitude? Ito yung tinatawag number one, okay. Ito dapat ang ating response. Okay. Alright. Okay. Yun. Yan dapat ang ating response. Amen? A joyful attitude. Sabi ni Paul, verse 2, my brethren, count it all joy when you fall. When ye fall. Okay? When ye fall. Now, ano itong fall? Okay? The word fall means encounter. Okay? Encounter. Okay? When ye encounter. Okay? Yan ang ibig sabihin ni Paul. Ano ba? Tama niya ba? Diverse means different. Okay? Different or any kind or the word diverse, variety. Samot sari. Okay? Klase-klase ng mga pagtinaw, temptation. Ano ang response natin? Sabi niya. So, I believe lahat tayo talaga maka-encounter. Okay? So, bilang Christian, expect daw natin na sa ating Christian life, maka-encounter talaga tayo ng temptation. Amen? Maka-encounter tayo ng mga struggle, maka-encounter tayo ng mga testing sa ating buhay. At sabi rin po ni James, walang Christian na na-exempted dito. Walang talaga. As long nandito tayo sa flesh, nandito tayo sa mundo, lahat tayo is entitled magkaroon ng diverse temptation. At ay ito kapatid, hindi lang isa, sabi niya, diverse. Diverse. Ano po yung mga diverse? It could be sickness. It could be accident. It could be physical health natin, with a challenge. It could be financial constraint. At even sometimes, ang ating faith, with a challenge. So different, iba-iba lang tayo. Hindi tayo uniform ng mga temptation, but one thing in common, meron tayong temptation. Sabi ng verse 1, verse number 2. Brethren! Paliwang nagsabi niya. Brethren, count it for joy when you fall into diverse temptations. Ano yung challenge
niya tatay. Parang mahirap yan sundin pa, parang mahirap yan i-practice. Yung gina-challenge ka, gina-alog ka, o gina-ayag ka, na gina-alog ka. Pero sabi ni Paul, wala tayong ibang allegiance, wala tayong ibang response, but joy. Joy! Ano man ang temptation ngayon sa buhay mo kapatid? Sabi niya, dapat ang ating response. Anong sabi ni, Jesus Christ sa atin? John. Okay, tingnan niyo po ang John 16:33. John 16:33. John 16:33. Alright. John 16 verse 33. Mismo ito si Jesus Christ ang nagsabi. These things I have spoken unto you, that ye, that in me ye have peace. In the world ye shall have tribulation. So dito sa mundo, brad, sabi ni Cristo, okay, meron talaga tribulation. May mga challenges tayo, may mga trials tayo dito talaga, may encounter. But ano sabi ni Jesus Christ? But be of good cheer. Amen? Be of good cheer. Why? Because I have overcome the world. Oh, i-challenge tayo na, ano ba itong cheer? Cheer up my brother. Parang ano ba? Parang dinalis tayo. Parang ano tayo? Sige lang. Tuloy lang. No? Survive lang. Kaya mo yan. Oh, yun ang ibig sabihin na ng cheer. No? Ano pa? Sabi ni Peter, ano dapat ang ating response? Oh, 1 Peter 4:12. 1 Peter 4:12. Sige, buksan natin. Let's go to 1 Peter chapter 4, verse 1. Okay, verse 12. Ganito ang sabi, beloved, think it not strange concerning the fiery trial, which is to try you. Now take note of fiery trial. As though some strange thing happened unto you. But ano dapat ating ano? Praise Pastor God, verse 13. But rejoice! Amen? But rejoice! Inasmuch as you are partakers of Christ's sufferings, that when His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. 14, if ye be reproached, kung ginayamuta kayo, ginalait kayo, sabi niya, if ye be reproached for the name of Christ, ano sunod? Underline the word, happy. Amen? Take note that word, happy are ye. Why? For the Spirit of glory and of God rested upon you. On their part, He is even spoken of, but on your part, He is what? Glory. What a blessing, amen? Naging challenge tayo sa Bible, God, na kung may mga challenge sa ating life, daw ginapress ka, daw ginapuga ka, daw ginapusda kita, daw ginaaya kita, ang ato na response pa, dapat rejoice pa rin. Okay? Guys, diha mga abiyan, makamayumot sa dito, diha makita ang glory sa dito. Sa atong life, makita ang Christ likeness. Diha sa mga butana, daw ginapress ikaw, mga abiyan, diha na exercise sa atong pagtuo sa dito. Diha kita magmalikon. Diha kita damol, magdamog sa dito. Magsalig. Na dahil na dahil masabi natin, Lord, ikaw lang ito niya ako nasakam. Sakit pa bata po. O, oh, buntay na mag-rejoice mo. Sino, tama? Buntay, in human aspect, in human as we are naman ito, buntay. Buntay na itumanong, buntay na sa sundon yun, sa tawanong ba? Pero, wait a option, hindi sumbot ang magpalipay na po. Hindi na siling ato ni shortcut, hindi ito rin ato ni laktawan. Kaya, sinis sa Bible, may kumanda, rejoice. Kunin mo lang daw si Peter. Nasulat niya rin, grabe man nagyan ni Peter. Napriso siya. Ano man siya ba? I-persecute man si Peter. That's why, na-develop man niya ang faith. Kaya before, grabe siya pagpapati sa sarili niya. Siya, Lord, magbigyan mo ng iba, magtalikod na ng iba, Lord, mga disipulo mo, basta ako, Lord,
magpatayon ka. Muna tayo ng pangako, God, diba? Magbalik sa iyong istorya. Explain ka na lang, God. Gracias sa iyo. Ibu ako ko lang, God. Ibu ako na lang. May magkasali sa ako. At kung kaugali mo, ang pagkulong, kitawa na mo, bro. And that is me, God. Bulihan mo niya. Bilihan mo niya ako sa Ginoo. Magkapadayon lang ko. Ibu ako ko lang. Tuloy kita mo sila yung, God, basta, basta. Basta na sigurado. Hindi ko na niya. Tama na sila na basta. Kasi kita pa yung una ba? Spinter na lang na, Lord. Hindi ko na lang ito, Lord. Kahit kung sa tamanong gino, hindi ko ba galing ko, Lord. Spinter na lang, kasi pataagin. Si Peter, that's why nasulat niya eh, naka-learn na isang lesson. Na hindi ka rin dapat magpapapati sa sarili. Kundi, eh, kung gusto na yun kita, basin sila niya. Madulang kita. That's why sila niya mga kapatid, beloved, dahil sila niya, ang problema na rin, ang trial sa Christian, hindi dapat ano sa aton, hindi dapat ano ka strings, dapat immune kita, dapat aware kita na basta Christian, may arang yung trials. Yeah. Oo, kasi sabi niya, hindi lang po, hindi dapat stress, hindi na dapat ma-surprise, but sabi pa niya, fiery, imagine mo lang i-describe niya, fiery trial, gapagapaga, para imposible, pero mga kapatid, i-challenge tayo.
na dapat joyful pa rin. You know what? Anong sabi ni Paul? Okay? Isang ang bawa natin si Paul. Anong sabi niya? Philippians 4:4. Anong sabi niya sa Philippians 4:4? Maliwanag ang sabi ni Paul. Okay? Saan si Paul this time? Nasa kulungan si mga kapatid. Nakulong po si ano dito, no, si Dura dito. Ito yung prison epistle ni Paul. Nasa kulungan po siya. Pero anong sabi niya? Mga kapatid. Sabi niya, alright, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Yun. Very striking, very interesting ito. Oh, nagsabi pa rin siya, rejoice. Saan si Paul? Nasa kulungan. At anong sabi niya ba? Always. Consider
faith, principle number one, faith is always tested. Hello, amen? Ang ating faith, from time to time, ginatry ni Lord, ginatest ni Lord. Sabi pa nga, sabi doon, faith cannot be tested is faith cannot be trusted. Ang pagtungo daw, hindi matistingan, pagtungo, hindi masaligan. So, grabe rin sa pagtungo, hindi kita ginatistingan. Ginatry kita, ginatest kita ang atong faith. Inigit ang faith, ang bottom line sa ating Christian life is faith. Amen? Ito yung pinaka-focal point, ito yung pinaka-central sa life ng Christian. Salvation by faith, ang ating service through by faith, ang ating giving through by faith, okay, ang ating walk, not by sight, but by faith. Amen. Lahat naka-anglan, ano lang na dyan, naka-ikot lang sa faith. Without faith, the Bible says, we cannot please God. So dapat, ito ang pinaka-object natin sa ating Christian life. At dito, sometimes, dito tayo, ginatest ni Lord. If you remember Job, itistingan ang kanyang faith. Si Abraham, gitry ang kanyang faith. Si Noah, gitry ang kanyang faith. Amen? Meaning, by itong character, okay? Ang kanilang faith talaga ang ginatest ni Lord. Look at chapter 11, nandiyan pa sa book of Hebrews, by faith, you know, by faith Abraham, by faith Noah, by faith Moses, lahat by faith. Bakit ginatestingan ni Lord ang ating faith? Amen. Ang ating understanding, the way mo siya well, you look up, the way mo na tumamon ang isa ka trials, isa ka challenge sa life mo, ang tanong, ano ang iyong mindset? Ang battleground kasi is mindset eh. Ano ba ta? Ang battleground mga kapatid is mindset eh. Paano mo siya i-counter? Paano mo i-deal ang isa kabutan? Okay? Kaya kung mula kita faith, strong faith, dira sa ginoo. Mga kapatid, maano maging, makasilin ka na daw, na-abandon ka sa ginoo. Makasilin ka ganyan po, hindi mo maintindihan ba ang proper perspective sa life. Mahirap po i-counter ang mga tactics ng kaamay. Kasi we do not, ito na church, mga kapatid, dito tayo. Ito yung pinakaano natin sa ating Christian life. Once maguyang ng faith mo, sunod na lang, tanana na siya. Tanana. Ano na lang, it will follow na lang siya. Ang imo pagsimba, imo pagbasa sa Bible, imo prayer life, ang imo service sa Ginoo. Pag nabuyang imo faith, makitado na lang. Hindi mo na lang siya, sabi nyo ba, kay ang faith ang pinapapundasyon sa ating Christian life. Knowing this, sabi ni Paul, sabi ni James, knowing this, that the trying of your faith. Take note, ginatry ang ating faith. Okay? Ginatest ang ating faith. Worketh what? Patience. Patience. With God called Abraham. Okay? To offer his son Isaac and to live by faith. He tested him in order to increase his faith. Testing of our faith proves that we are truly born again. Ginatest tayo. What else? Letter B. Testing is not against us but for us. Okay? But for us. Ano daw? Ang testing hindi para masumayin tayo. Oh. Okay, sorry. Work for us. Testing, work for us. Testing, work for us. Okay? Sabi yan. Testing works for us, not against us. Work for us. Yon. This thing work for us and not against us. Dapat natin? Ang testing daw para sa atin.
Okay? Mu-work para sa atin, mu-produce para sa atin, mu-develop para sa atin. In other words, ito ay profitable. Ito ay beneficial. Hindi coincidence mayroong testing sa atin. Hindi coincidence may struggle tayo o challenge sa ating life. Gidesign para ni Lord to work for us. Okay? Gi-allow ni Lord para ma-develop, para ma-mood tayo. Yun ang ibig sabihin. Okay? Look at 1 Peter 1:7. 1 Peter 1:7. All right.
Ayan. Triads. Letter C. Triads. Okay? Help us to what? Become mature. Amen? Agree ba tayo dito? Amen. Yes, ang trials daw mga kapatid. Alam niyo po yung mga panganay na anak ng una ba? Yung mostly gasab o gasab na itatay? Mostly sa mga panganay, yun yung bumbong sa trabaho ba? Agree ba kayo doon? Yes. Yung sa mga magulang, yung panganay na lalaki na back-up sa tatay sa uma, si nanay naman, ang ate-ate naman, yun naman yung ano, yun naman yung alalay-alalay lang na. Okay? Yun yung mga tao na pagdating sa pamamuhi, brad, madiskarte. Yun yung mga tao, brad, na medyo, I don't know kung agree kayo, hindi man lahat, pero majority, yung mga nasanay nito, gamay pa sa trabaho, no? Sanay pa ba? Pagumana, ginaatakay na. Mga kapatid, yun yung mga tao na pag-abot sa pamilya nila, yun yung mga tao responsible. Pag-abot sa pamilya nila, sinak is kailan yung mga good life. O, galibot kami. Galibot kami sa kanunang ilibot na mo. Tandaan ko mga kapatid, o gamay pa ko, kung grade 3 siya, grade 2, akong tatay, dalawang dosa ko, anong tawag sila? Kain ba na? O, galibot kami, kanagardin kami, galibot ang panay at tanong. Mga biyan, ako kay gamay, pati mo kumili mang lukdo. Ako nagabitbit sa tilat-sinilas, ako atin. Balog ng tinilas, lasunod-sunod. Ito, may maagi sa kasada, may basakan, may matabog sa tulay, may matabog, matabog ng may tulay, sa suba, ano, nagabitbit lang. O, libon-libon sa mga bariyo, mga sitio. Sabi yan, libon. O, ang panaya. Eh, ano pa itong patani? Ako, kikilala ko mong patani. Dalagyo na siya na ano. Tapos, karang balagay. O, inasaka na mo na kaaga. Nasa taa to. Tinagamot mo ng balagay. Na nasa paong pa lang. Ikaw, may damay-damay ka na. Kaya ikaw, sama to. May damay ka pa, grinto ka na. Inahawa mo mo ito yung kapit. Dito dito ba? Eh, karang mo na balagay. Dagamot na mo. Dito sa mga sama. Amo na yun lang. O, ano mo? Lumbohon. Tapos, libon-libon sa mga kundikita na ito ng mga sitio to. Kabalot kami. Pero mga biya, di ko makibot sa kapitya doon, makakaw ko mais, makakaw ko, ano, sabi mo mabuhi, tanak ko, naman, di na sanay ka sa pigado. Di mo, yakoy, sanay ka, magkasupay ka naman. Kahit sanay ka, nagtistingan na ta. Tumi na ka ta. Pero ka ng tao, mga nakagi. Ka ng tao, mga na-experience na, dali na mabaka. Ibutan mo na sa mga sitwasyon na italitan, ang unang-unang mag-atras na. Kaya magway ka agi sa kariso. Distinguish ang tufe. Kaya mga tao sa nais kariso ka, probin ang distin na, mas ang survival rate mas taas kaysa wala. Amen. Distinguish ang tufe Christian life. Ginatry kita ni Lord, ginachallenge kita ni Lord. Kaya kung pag-iun kita sa kamuni, mag-survive ka ba? Paano mo i-deal? Paano ka nang response? Ano ang iyong response? Kung mag-abot, di na sa pasun sa'yo kung kinabuhin. Ako nang pumangkot, di na tamang daon. Di na ang testing point, that borderline, mga kabiyan, dividing line sa ating Christian life. Yung Christian ka na ba, sabay-sabay ka, wala kang isang dalong madulog, may klaro na pag-grounded yun sa kinabuhin. Kabiyan, pag-abot sa problema, kadali ang sikong madulog. Una sa tanan, kung may kapagod na relasyon sa Ginoo. Magdapag na sa mga conviction sa Ginoo. Ang unang mag-matter, kapatid. Amen. The trying of your faith. Trials help us to become mature. Pag ako na nai-embrace, pag nakasurvive tayo sa trials, kapatid, sa challenge na yan, eventually, napakaganda pa yung result, mag-mature tayo. Next time encounter mo, Lord, kaya ko na yan. Nakasurvive ako niyan. Nadaanan ko na yan. Kaya alam ko na ang gagawin ko. Maaging masabi mo yan. Mga kapatid, bakit? Na-test ka na.
Kung ano ka na yun, ang S to S, tamuman ka na yun, ang ato mga plano mo sa Ginoo. Okay? Kaya ang ato plano mga kapiyan, unang-una, hindi patas na unang-una sa Diyos. Okay? So, pwede lang tayo mag-iyak, Lord, ano ang word mo, ano ang purpose mo? Lord, tatanggapin ko ito. I know na may plano kang maganda para sa akin. Ang mga dapat ang ating principle, always Romans 8:28. Kung Christian ka, dapat maintindihan ko yun ako. For we know that all things work together for what? For God, to them who are the called according to His purpose. Okay? Sabi ng Apostle Paul, all things, not some, not few, but all things work together for God. Okay? Sana po mag-mature tayo, Christians. Mag-mature tayo sa ating Christian life. God wants to produce in our lives patience, and patience endurance, and the ability to keep going when things are tough, with glory in tribulation also. No? Yet, sabi ng Apostle Paul, mga kapatid, alright, so, okay, understanding the mind, the understanding mind, no, no. Okay, next, number three, apat lang ito. Okay, alright. Tatlo. Tatlo. Okay, mga word po ito. Okay, look at verse number 4. Okay? Verse number 4. Ating makita dyan. Verse 4. Okay? But let patience have her perfect work, that he may be perfect and entire, wanting nothing. Let's jump to verse number 9. Let the brother of loving faith rejoice in that he is exalted. Okay? The third word na ating makita is let. Let. Twice we mention ang word na let. In verse number 4 at saka verse number 9. Let. What is that? Okay? Pag sinabi mong let, ang ibig sabihin yan, a surrendered will. Amen? A surrendered will. Lord, let. Pag sinabi mo, hayaan mo. I-let mo. I-let. Okay? Yun ang gusto ng Diyos. God cannot build our character without cooperation, without our cooperation. Okay? If we resist Him, then He teaches us, okay, that magkaroon tayo ng submission. Okay? So, dapat mag-submit tayo, kapatid, sa ating buhay. Okay? Hindi huwag tayong mag-resist. Okay? Sabi ng verse 4, but let patience have her perfect way. Look at, look again, mga kapatid. Sabi pa niya, verse 6, but let him. Okay? Verse number 7, let that. Okay? Verse number 9, let the brother of low degree. So, dapat marunong tayong mag-let. Okay? So, ito yung araw natin. There should be a total surrender. Okay? Surrender will sa Panginoon Diyos. Ibig sabihin, Lord, ito yung will mo sa akin, well, aking tatanggapin. Okay? Lord, mag-submit ako sa iyo. Lord, mag-yield ako sa iyo. Hindi ko i-question ang iyong kalooban, ang iyong plano sa akin. Sige, Lord, willing pa ako mag-yield. Amen? Ganun lang sa akin. Ano sabi ng 1 John chapter 2? 1 John chapter 2. First John chapter 2. Okay. First John chapter 2, look at verse 12. Verse 12. I write unto you, little children, because your sins are forgiven you for His name's sake. Alright, 13. I write unto you, fathers, because you have known Him that is from the beginning.
I write unto you, amen, because ye have overcome the wicked one. I write unto you, little children, because ye have known the Father. And verse number 14, I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I have written unto you, amen, because you are strong, and the word of God abideth in you, and you have overcome what? The wicked one. Okay? So, pero the address niya dyan. Fathers, the address niya little children, the address niya young men, the address niya, okay? Tatlong grupo. Okay? Nabing sabihan niya. Okay? At sabi dito, abideth in you. Abideth in you. Alright. Chapter 10, or chapter 2, verse number 10. Anong sabi ni Paul? Ephesians 2, verse 10. Ephesians chapter 2, verse number 10. Okay. Anong sabi dito? Verse number 10. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained, that what? That we should walk in them. Walk in them. So tayo po, sabi ng Bible, after our salvation, we are created unto what? Workmanship. Workmanship. Take note that word. Kaya hindi po pwede ihiwalay ang salvation sa good works. After we got saved, kailangan tayo magpaproduce ng good works. Alright, lalo, amen? God designed us. Sabi ng verse number 10. Maniwala ng Bible. Okay? So, dito, makita natin si Apostle Paul ang ating Christian life nag-involve ba kapatid? Okay? Nag-involve po ito. Okay? Ng sanctification. Okay? Or surrender. Surrender will. Ialaman natin si Lord na magtrabaho sa atin. Amen? Alam niyo po, hindi complicated ang Christian life. Alam niyo po, kita ang mag-complicate sa ating life. Kung willing lang tayo, Lord, ikaw na bahala. Mag-submit lang ako. Mga kapatid, very smooth ba yung ating Christian life? Nakita mo paano mag-work si Lord, na-experience mo ang paano ang mag-perform ni Lord sa ating buhay ka. Hindi lang tayo mag-resist. Nakita mo parang nakatry na kayo ng kambing. Maglabing kambing. May kambing pa nga party. Kasi katanong kabuyo, pwede ka tita. Payat, may one, gamay, pero once na hindi ko mag-isi-kisi, kabuk na ito yung doon. Ang isa sa mga struggle ko, mga kapatid, hindi mong baboy. Buknay ko yung doon ang baboy. Para ko mo. Buktaw ka, buktaw, amen. Eh, nang di ba lang mag-iil? Nang mag-opposite ba? Nag-atras? Umpisa, matanggal na lang ang higot? Ang muna picture sa Christian na hindi submissive, nag-go against sa leadership sa dito. Dapat hindi kitapos sila. Gawin na po, Lord, mag-alaman. Ang muna, Christian, ayaw din pag-invite sa unbeliever, kaya hindi ginagad's will. No? Ayaw. No? Sunda ang will sa Ginoo mo. Ulata ang will sa Ginoo sa life mo. Okay? And then, what else? Look at verse number. Look at verse. Balik tayo ba? Doon sa, ano, Christians. Balik tayo doon sa James. Sabi ng James. Verse 5, if any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given to him. Pang-apat at panguli, sabi ng Bible, ask if
of you lack wisdom. Anong gawin niya ba? Anong gawin, members? Let him ask of God that giveth to all men liberally. What is that? A believing heart. A believing heart. Para tayo magkaroon ng trials, turn into triumphs, kailangan ka magkaroon ng believing heart. Okay? Anong sabi ng verse 8? Ang opposite na sa verse 8. Sabi ng verse 8, a double-minded man is unstable in all his ways. Double-minded. Not focused. Bothered mind. Struggled mind. Okay? Yan ang ibig sabihin. Okay, but gusto ng Panginoong Diyos pa na tayo po ay ano? Kailangan tayo ng believing heart. Anong gawin natin? Maghihingi tayo. Anong hingihin natin ba? Wisdom. Amen? Wisdom. Understanding. Mga kapatid, ito yung pinaka-importante sa atin. Magkaroon tayo ng proper understanding. No? Ito ang mga Jewish people, mayroon silang struggle. Anong problema sa kanila? Mahirap silang paniwalaan. Mahirap sa kanilang maniwala kay Lord. Mahirap nilang tanggapin na si Lord ang Messiah. Kaya, i-emphasize talaga niya puso ko at James sa kanila. Nung kailangan niyo magtiwala. Huwag kayo dapat katulad ng verse number 6, sabi niya, but let it us in faith, not in wavering. Kasi sabi niya, for he that wavereth, siya na nag-waver, ulang ang kanyang faith, is like a wave, sabi niya. Wave of the sea, driven with the wind, and tossed. And tossed. Yan ang picture sa tao na ulang ng faith sa Panginoon Diyos. Ulang siya ng kanyang confidence sa Panginoon. Kaya sa atin, kailangan natin ng believing heart, not doubting heart. Amen? Amen. Doubting. At higit sa lahat, huwag natin i-challenge sa Panginoon. One day, nung natapos na po mga kapatid yung pinaka-grandioso, pinaka-sikat na ginawa sa history mga kapatid na barko, gi-interview ang engineer. Sabi niya, gaano katibay itong ginawa mong barko, cruise ship? Pangalan ba? Famous Titanic. Ang pangalan si engineer, si Thomas Andrew. Gi-interview siya sa reporter, sir, engineer, gaano katibay itong ginawa niyong barko? Sabi niya, napakatibay. That even God cannot sink it. Grabe nga declaration. Sabi, napakatibay, napakasikyon, na kahit ang Diyos hindi kayang palubugin. Grabe na declaration. Tingaw mo naman. Kahit ang Diyos hindi kayang palubugin. Nagbiyahe mga kapatid ang Titanic. From England going to New York. Sa middle of the sea, sa Atlantic Ocean. Nagabungo ng icebergs ka. 2,200 ang total ko kasama ang crew at mga passenger. Mga kapatid, 1,500 ang namatay sa trahedya na yun. Kunti lang nakasubay. Kunti lang ba? Nabungo lang sa ang gilid lang yan. Nabungo sa iceberg yung silalim. Tapos ang hole niya, kunti pumasok. Pero ang pressure ng tubig ba? Ganun. That in the split of seconds, kalahati ng barko, mga kapatid, napasok ng tubig. And you know what is interesting? Kapatid, nahati talaga, totally ang Titanic na ganun talaga. April 10, 1912, first pa lang niya magbabiyahe, wala nakarating sa destination ng Titanic. Brad, huwag mong i-challenge ang Panginoon. I-challenge pa na yung iba, huwag ng Panginoon. May paglalagyan ka sa Panginoon. Hindi mo piling i-challenge niya. Kapatid, pinali ng engineer ang kanyang istorya. I-prove ng Panginoon Diyos ba na huwag ang mag-joke sa atin. Sino ka para i-challenge ako? Gideklare niya, even God cannot sink it. First, biyahe pa lang ba? Hindi ka nakarating sa New York. That was from England to New York, America. Marilyn Monroe. Siguro, ang ibang video, ponder na, mag joy, makarelate dito. Sikat yan siya, parang ano siya, parang celebrity yan siya. Wapa na babae, sikat na babae. Isang American, Marilyn Monroe.
Ginapantasya naman lahat ng mga tao, 1960s, 70s, ginapantasya siya. Very famous siya para sa equivalent ngayon, Madonna. Grabe kasi ka. One day, na-meet siya ni Billy Graham, evangelist pastor. Isiwan siya ng gospel. Sabi, Mr. Marilyn Monroe, you need Jesus. No, I don't need your Jesus. The following day, nakita sa kanyang apartment, namatay, wala ng buhay. Namatay ng suicide dahil sa depression. I don't need you, Jesus. Walang tao, kapatid, na nag-challenge sa Panginoong Diyos, na nalaig, nananap. Huwag kong i-challenge ang God of the Bible. Robin ang discipline, mga kapatid. God is God. Amen. That's why, sana, magkaroon tayo ng believing man. Kailangan natin ang wisdom ng Panginoon. Amen? If any man have wisdom, let him ask of God that give it to all men liberally. So, salamat ang Panginoon Diyos, kapatid. I-challenge na tayo ngayon na ano mang trials darating sa atin, ang ating response, joyful attitude. Not doubting attitude. Not complaining attitude. Not murmuring attitude. You know? But joyful attitude. No! We need to understand the mind of God. We need to have a surrendered will. Mag-iyan lang tayo sa kay Lord. At kung meron man tayong dapat higingin kay Lord, not necessarily material, but number one, we need God's wisdom. Kaya ito yung mag-help sa atin na ma-understand natin at sa aking buhay. Amen. Every head bow, every eye close, tayo manalangin. Let us all stand. Tumayin tayo mga kapatid. Ama namin Diyos, Panginoon, maraming salamat.